Salamat po, Lord. Salamat. At sa umagang ito, ating pong, sa ating sarili, ang ating pong, at, as an individual, sige po, ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Dinalapit po namin ang aming mga sarili sa iyo sa umagang ito. Lord, I declare your blessing upon your people. Whatever, O God, anuman na, ang bawat individual na pagkatapos namin magkaroon ng corporate prayer, God, dinalangin ang mga dapat namin idalangin, ilaga sa trono ng biyaya. Lord, dinadalangin namin mga sarili ngayon, dinadala sa trono ng biyaya. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po sa kabutihan. Salamat po sa pagpapala mo. Lord, I declare blessing upon ang mga narito sa sanctuary. Mula po sa aming pastor na magbabahagi ng kanyang salita sa iyong mga anak na narito, okay, sa mag-asawang Tess at Ogie, Sister Grace, Sister Yoli, Sister Ruth, si Pap, si Perla, si Nat, si Jaser, si Kuya, Lord, lahat kami narito nakasama sa pananalangin ito. Inideklara ko ang kapangyarihan mo pong dadaloy sa kanila. Ano man pong kanilang pinagdadaanan ngayon, Panginoon, ng aking mga kapatid, Ikaw, O Diyos, ang patuloy na tutugon sa mga dalangin po nilang personal. Father, thank you. Even ang mga nasa bahay ngayon, Lord God, saan man sila? Let's raise our hand. Ating taas pong ating kamay sa Panginoon. Pasalamatan natin sa in our own special way. Lord, salamat po sa iyong mga anak na nakataas po ang aming kamay. Salamat sa iyong katapatan. Salamat po sa pagtugon mo sa aming mga panalangin sa umagang ito. Salamat po, Lord, na napakatapat mo. Hindi ko man po alam ang kalang nararanasan ngayon, but Lord, Ikaw ang nakakaalam, nakakakita. Kanila pong nararanduman, nararanasan. Salamat po, Lord. Ikaw, kapatid ko, nasa malayong lugar. Ang bigat ng dala mo. But today, sabi nga ng Panginoon, cast all your cares upon me, for I care for you. Cast your cares on Jesus. Cast our cares on Jesus. Manalig ka, manampalataya ka, because sabi nga niya, focus on Jesus, the author and the finisher of our faith. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Lord. Salamat po, aming Ama. Wala kang kasimbait. Wala kang katulad. Napakadakila mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Enjoy the presence of God. Enjoy the mighty presence of God. Wherever you are, whatever you're doing, enjoy the presence of God. He's with us. Yes, He's wiping your tears. He's comforting us, giving us peace that passes all understanding. Thank you, Jesus. Yes, God, I do thank you. I do thank you. As we are in the presence of God, let's hear from the Word of God this morning. Sa umaga pong ito, pakinggan po natin ang salita ng Diyos habang nananatili po tayo. Mananatili po tayo sa presensya ng Diyos sa umagang ito. Thank you, Lord. Naibibigay po ng kanya pong anak, si Pastor Roland, Mary Roland. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, palakpakan po natin ng Diyos sa pagtugon niya sa atin. Hallelujah. Salamat po, Mami Edith Pineda. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po sa lahat po ng mga matatapat na Warrior of Intercessors, sa lahat po ng naka-tune in sa ating pong live streaming, magandang umaga and Merry, Merry Christmas po sa ating lahat. Sa lahat po ng nasa Europe, nasa Canada, nasa Amerika, nasa Japan, o sa amang lupalop ng mundong ito. At lalong-lalo po sa ating Bishop, kay Pastora Carmela, good morning sa lahat po ng mga kapastoran. Amen. At sa lahat po ng mga matatapat na lingkod ng ating Panginoon. Lalong-lalo na po mga kasama natin dito sa sanctuary, no? Sa ating pong music team, kay Kuya Nat, salamat, kay Kuya Jay, sa media, sa lahat po. Merry Christmas po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, tayo pong lahat muna ay minsan pang manalangin
sa presensya ng ating Diyos. Aming Ama, maraming maraming salamat o Diyos sa umagang ito na punong-puno po ng pag-asa at kaganda sa aming mga buhay. Ang dalangin po namin, Ama, i-enjoy po namin ang iyong presensya nang meron po kaming paglilingkod na ang aming puso ay maluwalhati ka. Kaya sa oras pong ito, sa umagang ito, pangunahan mo kami, Panginoon. Nagpapasakop po kami sa iyong kapangyarihan. Ikaw ang maghari, ikaw ang mahayag, at ikaw, Panginoon, ang maranasan ng bawat isa amin sapagkat sa iyo po kami umaasa sa umagang ito. Kaya tulungan mo kami at patuloy maluwalhati, Panginoon, ang iyong pangalan sa pamamagitan po ng aming mga buhay. Bilang isang pamilya, patuloy nagpupunyagi po kami, Panginoon, sapagkat hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinababayaan. Salamat po sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kumusta po mga magulang ko at kapatid sa Diyos? So, alam ko po tayong lahat ay excited lagi sa presensya ng ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, samahan po ninyo ako sa ating pong morning devotion. Sabi po sa ating panimula, in 1 Corinthians chapter 2, verse 15, sinisiyasat ng taong pinapanahan ng Espiritu ang lahat ng bagay, ngunit walang sino mang makakasiyasat sa Kanya. Bawal nga ba ang maging judgmental? Lalo na kung ikaw ay isang Bible-believing Christian. Sabi nga po, kung ayaw mo magawa sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Sa ating pong talata, sa Luke chapter 6, verse 37, sabi nga po, do not judge others and God will not judge you. Do not condemn others and God will not condemn you. Forgive others and God will forgive you. So sa Tagalog po, huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusahan ng Diyos. Patawarin ninyo ang iyong kapwa at kayo'y patatawarin din ng Diyos. Pagpalain po ang salita ng Diyos na siyang nabasa. Bilang tao, lalo na kung tayo ay nasasaktan, nagagalit, nabibigla, o natatangay sa ating emosyon, napakadali po nating magbitaw ng mga salita na nagiging hindi kalugod-lugod sa ating kapwa. Amen po ba? Napakadali nating humatol, magparusa, at magmalaki para sa iba. This morning, we will talk about ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatang kong Don't Judge the Book by Its Cover. We are commanded by Jesus Himself. Kaya sa ating pong talatang binasa, meron po tayong tatlong puntos na siyang pag-uusapan. Amen? Number one po, do not judge and you will not be judged. Bakit ba tayo binigyan ng ganyang command and ano ba ang hindi natin dapat husgahan? So bilang Kristiyano po, ito po'y paalala ng ating Diyos sa ating mga buhay. Na huwag po daw tayong humusga kung ayaw po nating husgahan tayo ng ating Panginoon. Sabi po sa Luke 6:37a, huwag kayong humatol at hindi kayo hatulan. Many people are quick to judge dahil sa hitsura, sa pag-uugali o estado sa buhay. Amen po ba? Kuminsan, akala po natin ang isang tao kung ano yung nakikita natin sa kanya, siya na yon. Ang hindi po natin namamalayan, ang hindi po natin, ang nakakaligtaan po natin, gaano natin kakilala ang isang tao para siya po'y ating husgahan. Para siya po'y ating hatulan. Amen? Kuminsan, hindi po natin alam kung ano ang kanyang nararanasan at kung ano ang kanyang pinagmulan. Kaya sa buhay po natin bilang mananampalataya, napakahalaga po, kailangan po yung utos ng ating Panginoon. Ito po ang maitanim sa ating mga puso. Amen po ba? Kaya tayo po kung minsan o hindi man minsan madalas, napakadali nating magbitiw ng mga masasakit at pangit na salita para sa ating kapwa. Ang hindi natin namamalayan, meron din po silang damdamin na katulad natin. Meron din po silang puso na kung saan marunong masaktan. Kung papaano tayo po ay nakakaranas na masaktan sa mga bagay na siyang na ating narinig, maging ang kapwa din po natin. Lalong-lalo po tayong mga believers.
So kailangan po maging maingat po tayo sa ating pananalita, sa bawat salita na siyang lumalabas sa ating mga labi. Sapagkat ang salita, kapag ito'y iyong nasalita na, hindi mo na pwedeng bawiin. Kapag nasaktan mo na ang kapwa mo, mananatili na po sa kanyang puso yung sakit. Amen? At depende na lamang po yan kung papaano po niya tatanggapin at uunawain. Salamat sa Panginoon. At tayo po bilang mananampalataya, no? Pinalalawak ng Diyos ang ating mga puso at isipan upang anuman ang ating maranasan. Amen? Binibigyan po natin ng magandang dahilan. Kaya naiiwasan po natin at nagagawa po natin hindi magsalita ng mga bagay na pangit, ng mga bagay na nakakasakit ng ating kapwa. Kaya ano pong sabi dito? But a person's character is usually shaped by his, her experiences and environment. So depende po kasi yan sa mga nararanasan ng tao. Depende po kasi yan sa mga nakagisnan o anuman po yung kanyang kinalakihan. Kaya kung tunay tayo ay nagmamalasakit sa ating kapwa, mga magulang ko at kapatid sa Panginoon. Amen? Yung pagmamahal ng Diyos ang umiral po sa atin. Kapag nagmamahal ka, natututukang umunawa. Kapag nagmamahal ka, natutumong pigilan ang iyong bibig. Sapagkat nasa atin ang Holy Spirit. Amen? Para tayo po yung kanyang kontrolin. Kung hindi rin naman magbibigay kaluguran sa taong makakarinig, huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang sambitin para magkaroon ka lamang ng mga bagay na kung saan pumapil ka sa buhay niya, mga magulang ko at kapatid sa Panginoon. Dapat po alam natin ilagay ang ating sarili sa tamang kinalalagayan. Tandaan po natin, tinawag tayo, pinili tayo ng ating Panginoon para maging pagpapala sa iba. Hindi lamang sa salita, hindi lamang sa gawa. Amen. Kundi sa pang-araw-araw po nating buhay, kailangan makita yung kabanalan, yung pag-ibig ni Kristo. Amen? Kaya dapat po tayo ay nagiging pagpapala at kalakasan para sa mga taong. Kuminsan po kasi, depende yan eh. Depende yan kung ano ang nararanasan ng kapwa natin. Kaya kailangan po matuto tayong makirandam. Matuto tayong makinig kung ano ang kanilang nararanasan. Hindi yung para po bang bira na tayo ng bira. No, makapasok lang tayo sa eksena ng buhay ng may buhay. So, iwasan po natin yon. Ang paalala ng ating Panginoon, huwag daw po tayong humatol para hindi tayo hatulan ng ating Panginoon. Mayroon po tayong kanya-kanyang katangian at itsura na binigay sa atin ng ating Diyos. Depende yan sa pagkahubog at kung saan ka lumaki at ano ang nararanasan mo. Kaya kung ayaw mo magawa sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Ganun lang po kasimple, napakasimple lamang po ang layunin at gusto ng Panginoon, Diyos sa ating mga buhay. Kasi glory to glory, tayo po'y kanyang ginagawang banal. Amen? Lalo na po sa bawat pananalita natin. Kaya ingat lang po, hindi naman po bawal ang magsalita, ngunit dapat po mag-ingat tayo kasi nasa atin si Kristo. Dahil si Kristo ang siyang ating pong represent sa ating mga buhay. Kaya kailangan po yung katangian, yung kabanalan, yung pagmamahal ni Kristo, ito po ang makita sa atin. We must seek to understand why people act the way they do before we judge them. Amen? Kaya kailangan po matuto nating abutin ang bawat isa sa atin. Amen? Kailangan po matuto nating buksan ang ating pandinig kung ano po ang kanilang nararanasan para maging pagpapala po tayo sa kanila. Kaya kilalanin at alamin muna natin ang isang tao bago natin siya hatulan. Bigyan natin siya ng magandang dahilan. Amen. Huwag po natin ikumpara ang ating sarili sa ating kapwa. Meron tayong kanya-kanyang buhay na siyang ating linalakaran. Kapag nasa sa iyo si Kristo, magagawa mo ang layunin ni Yeso Kristo. Amen. Kasi nasa sa iyo si Kristo eh. Amen. Number two, do not condemn others and God will not condemn you. Huwag kayo magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Harsh tayo sa pagtingin sa iba, pero we make excuses for ourselves. No? Kuminsan, akala mo sino ka pag nagsalita ka sa kapwa mo, pero ang sarili mo hindi mo nakikita. Lagi mo itong binibigyan ng mga excuses. Uy, ako mo pinimagmalasakit. Ako, nagmamalasakit na nga ako. Ako pa yung masama. Hindi po ganon. Kaya sabi ko nga po kanina doon sa number one, kailangan matuto tayong
makinig, matuto nating pakinggan ang sitwasyon ng isang tao. Kaya kailangan huwag po tayong antimanong naghuhusga. Kailangan po, di po ba, kung ikaw may damdamin din po sila. At huwag mong iset aside ang iyong sarili. Huwag mong bigyan ng dahilan. Kung ang sarili mo ay nabibigyan mo ng dahilan, matuto mo rin bigyan ng dahilan ang kapwa mo. Lalo na, Christian ka, born again ka. Di po ba? Ano na lang sasabihin ng kapwa po natin o ng ibang tao? Sa lahat ng born again, kung magsalita siya, parang wala siyang puso't damdamin. Di ba? Wala siyang katarungan. So, dapat po matuto nating ilagay ang bawat sinasabi po natin. Amen? Kung papaano inuunawa natin, nilalagay natin ang ating sarili sa tamang kinalalagayan, maging ang ibang tao, bigyan din po natin sila ng magandang dahilan. No? Kailangan po, kung papaanong sila po ay nasasaktan, no? Tayo rin po ay nasasaktan. Kaya kung ayaw mo magawa sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Let's be careful na hindi tayo maging hypocrites. Jesus warns us in. Sabi nga po sa Matthew chapter 7 verse 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita ka ng mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Doon po kasi tayo napupuna. Ang galing-galing natin mag-advise, ang galing-galing nating magsalita, no? Pero kumisen din po natin nakikita kung sino tayo at ano tayo sa harapan ng ibang tao. Lalong-lalo po sa harapan ng ating Panginoon. Kaya paminsan-minsan po, magkaroon po tayo ng oras para tignan po natin, suriin po natin ang ating sarili. Baka po hindi na po natin kakilala o baka hindi na po natin nakikita, mas malaki pa po ang tahilan ng ating mga mata kaysa sa kapwang hinahatulan natin. Amen? Kaya kailangan po, bago po tayo magbitaw ng mga salitang hindi nagiging kalugod-lugod, tignan mo muna, suriin mo muna ang iyong sarili. Para hindi po tayo magbigay kaparusahan sa iba. Amen? Hindi po tayo makanakit. Hindi po tayo magbigay alalahanin, kaguluhan sa kanilang pag-iisip. Kumisan po kasi, okay, nagmamalasakit ka, totoo yon. Pero depende po sa pagmamalasakit natin kung ano po yung pangangailangan nila. Kailangan po kasi matuto nating alamin kung ano po yung pangangailangan nila para tayo po'y makatulong. Hindi para saktan ng kalang puso, hindi para saktan ng kalang damdamin, hindi para i-condemn sila, hindi para pabagsakin sila. Amen? Hindi para i-down sila. Kailangan po narito tayo para bigyan po natin sila ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon kung papaano tayo po'y binigyan ng pag-asa ng ating Diyos. Kung papaano pinahintulutan ng ating Panginoon na tayo po'y maging pagpapala sa iba, amen, kailangan po gawin natin ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Number 3, forgive others and God will forgive you. So hindi lamang po paghatol, hindi lamang po pagpaparusa, amen, kundi sabi ng Panginoon, forgive others and God will forgive you. Kung papaanong tayo po ay nangangailangan ng kapatawaran, maging ang kapwa din po, ito po yung nangangailangan din silang pagpapatawad sa pamamagitan po ng mga buhay natin. Actual po, kung meron po tayong dapat patawarin, unang-una po ang ating sarili. Di po ba? Amen. Pangalawa, ang ating pong mga loved ones. And pangatlo, ang mga ibang tao. At kapag nagawa po natin ang mga bagay na yan na layo ni ng ating Panginoon, sino ang Diyos para hindi po tayo patawarin? Sapagkat ang Panginoon laging laan ang kanyang kamay sa pagpapatawad niya sa mga taong tunay na lumalapit, nagpapakumbaba at nagtitiwala sa kanya. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ang sarap po, di po ba? Sino po ba ang hindi nangangailangan ng pagpapatawad? Tayo pong lahat. Sa bawat oras, sa bawat minuto, kuminsan hindi po natin namamalayan, meron po tayong nagagawa, nasasambit, na hindi nagiging kalugod-lugod, na hindi natin alam na nakakasakit tayo ng damdamin ng iba. Kaya kailangan po maging aware, maging maingat po tayo sa bawat pananalita natin. Amen? Kapag ang kapwa mo, lalong-lalo na po, ang ating mga mahal sa buhay, nag-iba ang kanyang mood. Dati, ang saya-saya, tumatawa, nakikigalak, tapos biglang-bigla na nahimik yan.
So kailangan po maging maingat tayo. Ibig sabihin, dahil hindi po tayo nagiging aware, hindi po tayo nagiging maingat sa ating po mga sinasabi, sa ating po mga ginagawa, hindi natin alam na sakta na pala. Simpleng bagay. Kuminsan nga po, di po ba? Doon sa mga simpleng pananalita, doon tayo madaling matangay, masaktan. Kaya kailangan po, ingat lang tayo. Ito po'y paalala ng ating Panginoon. Kapag nakita mo ang iyong kapwa ay nag-iba ang kanyang mood, ibig sabihin may something. Kapag may something, dapat maging sensitive po tayo. Huwag mong sabihin sa sarili mo, wala naman akong ginawa. Wala naman akong sinabi. Search your heart. Amen? Kaya ano pong sabi? Forgive others. Kaya kailangan po, ang bawat buhay po natin ay laging laan ang pagpapatawad. Amen? Sa bawat minuto, sa bawat oras ng ating mga buhay. And God will forgive you. Kung gusto po natin maranasan yung pagpapatawad ng ating Panginoon, huwag din po natin ipagkait ang pagpapatawad na kailangan ng bawat tao bagi ang ating pong mga buhay. Sapagkat kung bakit po tayo nabubuhay, ayon lamang sa habag at biyaya ng ating Panginoon. Sapagkat tayo po'y kanyang pinatawad. Sa totoo lang, excuse po, sa totoo lamang po, tayo po hindi kalugod-lugod eh. Di po ba? Pero dahil sa mayamang grasya ng ating Panginoon, tayo po'y kanyang itinuring na mga kaibigan. Hindi lamang kaibigan, kundi mga tunay na mga anak niya ng tagapagmana ng kanyang kaharian. Amen? Lalong-lalo na po ngayon, sa panahong ngayon, pinagdiriwang natin ang Kapaskuhan. Ang tunay na kahulugan ng Pasko ay si Jesucristo. Pag nasa sa iyo si Jesucristo, dahil siya'y punong-puno ng pagmamahal, dapat po tayo punong-puno din ng pagmamahal. Kung siya ay punong-puno ng pagpapatawad, dapat po tayo punong-puno din ng pagpapatawad. So may mga bagay na kung saan hindi natin naunawaan, pero ang layo na ng ating Panginoon, dahil tayo po'y mga mananampalataya, sumunod po tayo ng ayon sa kanyang dakilang layunin. Kung nagawa ni Jesucristo na magpatawad, magagawa din po natin na magpatawad para sa iba. Para ang kapatawaran na siyang ating inaasam-asam, lalo na po sa panahon ngayon, amen, napakarami pong naghahanap, naghihintay na patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. Pag pinatawad po, kailangan kalimutan na. Huwag na po natin uungkatin. Huwag na po natin babalik-balikan. Amen? Pag pinatawad mo na, kailangan ito'y nagmumula sa puso po natin. Para po ito'y makalimutan na po natin. Amen? Kaya napakahalaga po sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Ingat po tayo sa ating panalita. Huwag po tayong humatol, huwag po tayong humusga, at huwag po tayong magparusa. At dapat po laan lagi ang ating mga kamay upang magpatawad para sa iba. Unang-una po sa ating sarili, pangalawa sa ating mga loved ones, and pangatlo po sa ating kapwa. Bawal maging judgmental. Being loving to others, nothing should stop us from doing that. Remember that we all have life story na pwedeng masakit o mapait. Apply God's word and not judging others, and also loving your neighbor as you love yourself. Paalala, do not judge and you will not be judged. God bless us all po. At naniniwala po ako sa umagang ito, ma-enjoy po natin ang pagsalubong po natin sa Kapaskuhan. Bakit? Kasi po, pinalalahanan, pinalaya po tayo ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin minsan pa. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, pasalamatan po natin ang ating Diyos sa ating mga buhay, sa kanyang salita na siyang nagpaalala sa atin. Simpleng salita. Ngunit ito po'y nagbibigay ng kalakasan, pag-asa, buhay at tagumpay. Kaya Lord, salamat po sa iyong salita sa umaga ito na siyang aming pinagbulay-bulay. Nanais mo sa amin na ito po'y isang paalala na huwag po kaming humatol. Huwag po kaming magparusa at matuto po kaming magpatawad para sa iba. Para aming Ama, kami po'y iyong patawarin din. Kaya sa umagang ito, aming Ama, naniniwala kami na ang kapangyarihan ng pag-ibig ang siyang linagay mo sa aming mga puso upang magawa po namin ang mga bagay na ito sa aming mga buhay bilang mananampalataya. Nais mo sa amin na mabuhay na punong-puno ng pag-ibig, na punong-puno ng pagpatawad, at punong-puno ng pagpapala sa bawat sinasabi, sa bawat sinasalita, sa bawat ginagawa. Kaya sa umagang ito, aming Ama,
Narito ang aming mga buhay. Nais namin, Panginoon, sa paglisan ng 2022. Lord, magsimula kami, Panginoon, ng merong bagong puso. Yung pusong nagmumula kay Yesu Kristo. Kaya ang dalangin po namin, Ama, sa umagang ito, patuloy ikaw ang siyang aming maranasan. Huwag nawa ninyo kaming bibitawan, aming Ama, sapagkat sa buhay namin, ikaw ang kailangan po namin. Kaya pagpalain mo ang iyong mga anak, anumang ang kanilang sitwasyon, anuman ang kanilang nararanasan, anuman ang kanilang kinaharap, anuman, Panginoon, ang kanilang baghabag, sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus, Lord, patuloy aliwin mo sila sa pamamagitan ng Balang Espiritu Santo. Bigyan mo sila ng kaaliwan, Panginoon. I-comfort mo sila, Panginoon, at bigyan mo sila ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Magkaroon sila ng pangitain upang sa pagsalubong po namin ng 2023, Lord, hindi po ang saganang sarili po namin, kundi sa pangunguna mo, Panginoon, magtatagumpay kami, Panginoon. At ngayon pa lamang, O Diyos, ihanda mo na ang aming mga buhay. Ihanda mo na, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoon, na siyang tunay na nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, na kung saan aming Ama, narito kami, Panginoon, na nagpupursigi, Panginoon, upang lalo ka naming makilala, lalo ka naming maranasan, lalo ka naming mabigyan ng karangalan, Panginoon, ng lalahati, Panginoon, upang sa aming buhay, sa aming pamilya, anuman ang aming gagawin, ang maitaas ang pangalan ni Yesu Kristo sa aming mga buhay. Kaya Lord, pinagpapala ko, Panginoon, ang bawat isa amin sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan na siyang pinagpuksan mo, Panginoon, sa iyong kalwalatian. Kaya sa umaga ito, Lord God, sa bawat pamilya, pagkaisa mo sila ang pag-ibig, pagkakaisa, pagmamahalan, Panginoon, at kababaang loob ang siyang maghari sa bawat buhay. At yung banal na pagkatakot na meron pong tunay na pagsunod sa inyong harapan, ito po ang siyang maranasan ng bawat isa amin. Maraming maraming salamat, aming Ama. Inaangkin na po namin, O Diyos, ang mayamang pagpapala at mayamang bendisyon na nagmumula sa iyong trono ng iyong biyaya. We thank you, Father. We thank you, Jesus. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, everybody will say, Amen and Amen. Sige po, isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. At muli po, isang pinagpalang umaga and advance happy, happy new year po sa ating lahat. Amen. Hanggang sa muli, bukas po, huwag natin kalimutan ang ating pong Thursday morning watch. Okay, mamaya po yung ating midweek service sa ganap na alas 6:30 dito po sa sanctuary at meron din po tayong live streaming. Okay po, God bless. Bye-bye, shalom, and we love you all. Pag-ibig mo'y alay sa amin.